Okay, where did you get the energy of cooking when you were alone? Alam din. There's a lot of people talaga na nag-aasa sa akin kung paano ko daw ba nagagawa yung ganyan. Kasi syempre, ang hirap, no? I'm working, actually, tapos may mga ganito pa. Syempre, hindi din mawala yung pagiging asawa sa bahay. Then may ginagawa pa. Alhamdulillah, kapag kasi gumagawa tayo ng isang bagay for the sake of Allah, hindi mo naiisipin kung ano ba yung pagod na dadating sa'yo. Hindi mo naiisipin kung kailangan ba bayaran ka. Okay. When you're doing it for the sake of Allah, the feeling, the eagerness, that feeling is more than enough para hindi ka mapagod. Para it's hindi different ka... spiritual yes, strength. Yes, it's like grabbing spirit. Alam mo, pag nag-open ka ng cook, automatically it bust out, yeah. So, parang ganun din yung energy. Although, yes, nakakapagod siya. But I always inaalala ko, I always remember yung pangyayari na nangyayari kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam between Ali and Fatima. Yes, yeah. Yes, radiyallahu anhu. So, ang nangyari nun, nung hinahanap ni Fatima yung kanyang tatay, and hindi niya natagpuan yun. And then, nung bumalik siya sa bahay si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi sa kanya na hinahanap ka ng anak mo. So, gabi na nun, pumunta siya sa bahay nila Fatima and Ali, and then nagpunta siya doon, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and then he knocked, and it's already night. So dahil yung bahay nga nila is very small, you know, yung dati yung bahay nila is nandyan yung tupahan, ano ba yung tawag, yung parang lagay ng mga hayop. Nandun din yung bed nila, everything is there. So si Fatima and radiyallahu anha Ali, nandyan sila, nakahiga. So, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sat between them. And Fatima asked Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung ano ba yung dapat niyang gawin. Kasi pagod na pagod siya sa mga gawaing bahay, sa pagiging asawa, sa lahat ba ng mga ginagawa. Siyempre, nakakapagod talaga maging housewife. Totoo lang. And sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi niya kayang mabigyan ng katulong. Slave. Ang pinayo ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa anak niya is, every gabi, magsabi ka ng 33 na Subhanallah, 33 na Alhamdulillah, and 34 na Allahu Akbar. Allah will give you strength na makakayanan yung lahat ng yan. So, ganun talaga. Since naman, ganun yung ginagawa ko kasi syempre, al-karya ng bago matulog. Pero I just realized it on the middle. Nga sabi ko, Ya Allah, alhamdulillah sa lahat ng ginagawa nyo na tulong sa akin. Kasi syempre, hindi ko rin alam kung paano ako nakakagawa ng ganyan. Isipin mo, in the morning, hindi na ako matutulog after Fajr kasi kailangan ko magbasa ng Quran. Tulog na ako after Fajr kasi. Syempre, kailangan ko magbasa ng Quran. Hindi pwede dahil after mga siguro 10, no, pumunta tayo ng palengke. So, 10 a.m., punta ng palengke, makakabalik kami zuhur time na. And then after zuhur, mag-start na ako mag-cooking. Habang nag-cook, magbabasa na naman ako ng Quran. Habang nag-chop, mag-adhkar lang. Subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah, astagfirullah. At least kahit na busy ako, towards the end, hindi ako mahirap. Hindi sayang yung oras. Mashallah, but towards the end, you already got people from the Awe Academy, right? Yes, alhamdulillah. In the end, like, I think, 5 days ago. That was the time when we went to the orphanage because we have to cater a lot of people. So we were able to make, I think, 180. Including the time packs. I was itikaf. That time I was inside. Okay. Because he went inside the masjid. He stayed there. So wala talaga akong katulong. Walang sumama sa akin magpalengke. And yung driver namin dito at saka yung isang helper. Kapatid ko yan eh. Pero tukmul. Hindi. He's not the one. It was Zainab and... Zainabu and... And Abba. So, hindi talaga sila makaintindi ng English. Hirap na hirap ako. Allahu Akbar. Gusto ko bumili ng kahoy. Alam mo yung kahoy nilalagay sa kalan? Yan, pang dingas. Tapos wala. Hindi talaga ako alam kung ano yun. Yung pala, itache yun sa Hausa. Itache, yeah. Yeah, itache. Yeah. I keep saying, firewood. Sabi ko, you know the grandmother, we go to the kitchen, the one that we put, because that's the one they couldn't understand. Until he keeps driving. We really passed by with a lot of things that I wanted to buy, but
we didn't able to buy until I saw the firewood. So I said, stop. This is the one that I need. This is the one that I need. Then we stopped. Actually, when we stopped, he was about to go to somewhere. Then I said, no. Here, you see that one? It was really struggle. Allahu Akbar. Language and then barrier. Alhamdulillah, on that day, I asked my team, I have a the friend Awa Academy here, sister. Team, mashallah. Jazakumullah khairan, alhamdulillah. So yun yung naging ano sa akin, na nakatulong sa akin that time. I think it was 24th of Ramadan or 25th. I think 25th kasi the end na yun. That's the next question. How did it continue? And you already brought the topic, the sisters, diba, from the Away Academy, those of different locations. No, actually, it was continued. You remember what we said is it came from initial money is 3,000. Okay. And then after that, sabi ko baka pwede makapag-post tayo. Actually, it was really an appreciation post para sa nagbigay. But people ask us how can we donate? How can they donate? And then para makadagdag. So sabi ko, why not we put our GCash account, we convert it to Naira. Yeah, we convert it to Naira and we use it. So people donated, send money to my GCash, alhamdulillah, until we reach. In the end of Ramadan, alhamdulillah, we were able to reach 50,000. In pesos? Yeah, in peso. MashaAllah. Alhamdulillah. So, nag-continue siya. Marami tayong napakain. Alhamdulillah. Rice, ulam, syempre hindi yan mawala. Ang salad dito kasi palagi yan kinakain. Ano pa? Orange, right? Orange, dates, watermelon. Yan yung palaging mura dito. So, yun yung binibili natin. Tiara. And the juice, of course. Yeah. Ano pa ba yung pure water? Natin? Yeah, pure water. The water, of course. We'll show you. It's like... Yung water, syempre, yun yung pinakang importante because in the beginning, yan yung nag-hook sa atin. Sahi. Kasi nga, di ba, yung bata, umiinom siya dun. And you know, yung bahay, the opposite bahay, when we started putting water, they started to bring their own, food and water there. You know, different parang na-inspired sila na magdulong din, alhamdulillah. Oh, mashallah.